Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kadalasan hinuhusgahan ang kakayahan natin sa kung paano natin sinimulan ng isang bagay. At hindi sa paraan kung paano natin ito napagtagumpayan. Ilang beses muna nating mararanasang pagdudahan bago makuha ang loob ng mga taong walang bilib sa atin. Ngunit sa huli ay mapagtatanto rin na hindi naman pala natin kailangan ang opinyon nila para magpatuloy sa buhay. Ganito ang sinapit ng kabarangay natin na si Jelay. Dahil sa nakasanayan niyang pamumuhay ay ilang beses siyang pinagdudahan kung kaya ba niyang mapagtagumpayan ang isang bagay na hindi pa niya nasusubukan. Ngunit kakayanin kaya niya ang mga pagsubok na kaakibat nito o susukuan na lamang niya ito? Pakinggan natin ang kanyang istorya dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig na lagi nakatutok dito sa Barangay Love Stories. Jelay na lamang po ang itawag ninyo sa akin, 45 years old na sa ngayon. Matangkad po ako, morena, makurba ang katawan at baby face din. May pagkatsinita rin ako at katamtama naman ang tangos ng ilong. Ang kaso'y madalas akong napagkakamalang lesbian dahil sa panlalaki kong kilos at pananamit. Pero yung totoo ay pusong babae pa rin naman ako at hindi nagkakagusto sa pareho ko ng kasarian. Itong kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay nangyari 10 years ago. Lumaki ako sa poder ng Kuya Tom ko. Namamasada siya ng tricycle sa araw at barangay tanod naman sa gabi. Broken family kami. Ang mga magulang namin ay pareho nang may kanya-kanyang pamilya at pinabayaan na kaming magkapatid. Kaya naman sa murang edad ay naging karamay na talaga namin ang isa't isa. Malapit kami ng kuya ko at parang magkaibigan na ang turingan namin. Kahit na 10 taon yung agwat ng mga edad namin. Sweet kasi siya at supportive din na kuya. Pero kahit na ganoon kami ka-close ay stricto pa rin siya pagdating sa mga lalaking nanliligaw sa akin. Papadudot na kapag tapos naman ako ng college sa kursong Bachelor of Elementary Education. Pero mula nang makagraduate ay hindi na ako nagplano pang mag-take ng board exam at naghanap na lamang ng trabaho. Hindi ko naman inakala noon na mahihirapan pala akong makahanap ng trabaho kahit nakatapos ako ng kolehiyo. Hindi naman ako mapili, kaya kahit na anong mapasukan basta marangal ay pinapatos ko na ng mga panahong yon. Hanggang sa matanggap nga ako bilang lady guard sa isang shopping center sa Olongapo City. At dahil nasa hustong edad na ako at hindi pa rin nagkaka-boyfriend ay madalas na akong tuksuhin ni Kuya Tom sa kapitbahay naming si Kano. Pangalan pa lamang ng lalaking yon ay halos umusok na yung ilong ko sa galit. Bukod kasi sa taglay kong kasungitan pagdating sa mga lalaki, eh hindi ko talaga gusto si Kano dahil sa mga bisyo niya at sa lantarang pagpaparamdam na may gusto siya sa akin. 32 years old na noon si Kano at naging palayaw na niya ang Kano dahil sa mga katangian niyang namana sa tatay niya na isang Amerikano. Ang kaso'y hindi pinanagutan yung nanay niya. 12 anyos pa lamang siya nang maulila naman sa kanyang ina dahil sa leukemia. Nagtapos naman siya ng high school pero tulad ko ay hirap ding makahanap ng maayos na trabaho noon.
kaya pangangalakal na lang muna ng basurang naging hanap buhay niya. Marangal naman ang trabaho niyang yon, kaya hindi ko siya minamalit doon. Ang ayaw ko lang ay bukod sa bisyon niya ay yung hilig niyang bumarkada, lalo na doon sa mga malalakas lagi ang amats sa lugar namin. Pero kahit na anong iwas ko sa kanya ay halos makabisado ko na yung kwento ng buhay niya dahil sa kuya ko, Papa Dudut. Jelay, bilisan mo na dyan. At nang may hatid na kita, kahit hanggang dun lang sa may kanto. Coding kasi ako ngayon eh. Ay naku, wag na kuya. Maglalakad na lang ako palabas ng kanto. Exercise din yun. Sus! Di mo na lang sabihin na may hinihintay ka lang makaalis bago ka lumabas ng bahay. Kuya, utang na loob ha? Ang aga-aga, wag mo nang simulan. Please lang. Wala pa nga akong binabanggit na pangalan. Parang lalamunin mo na ako agad ng buo ah. Wala kang ang binabanggit na pangalan, pero alam ko naman kung sino yung tinutukoy mo. Huwag ako kuya ah. Ito naman, di na mabiro. Pero speaking of the devil na malakas ang tama sa'yo, kaalis nga lang pala niya. Talaga lang ah. Wala akong pakialam sa taong yun. Kahit na umakit pa siya sa heaven, wala rin akong pake. Period. Ikaw talaga. Bakit ba masyadong mainit ang dugo mo kay Kano? Eh gwapo naman yun ah. Gwapo? Yak! Kung siya lang naman yung pamantayan mo ng kagwapuhan dito sa mundo, mawawala na ng pangit no? Malabo lang kasi ang mga mata mo. Gwapo kaya yun si Kano? Naiinis ka lang talaga sa kanya. Biruin mo, kahit laging babad sa initan eh, hindi nangingitim. Tisoy! Tsaka yung mga mata niya. Ang ganda, lalo na kapag kinikindatan ka. Gwapo pala eh, ediligawan mo na. Kung ako nga lang yung babae sa ating dalawa eh, baka ginawa ko na. Sayang yun, baka makuha pa ng iba. Aba, parang sa tono mo kuya eh, botong-boto ka sa kumag na yun para sa akin ah. Eh bakit naman hindi? Di hamak naman na mas kilala ko na yung si Kano kaysa sa ibang lalaki dyan. Ewan ko sa'yo kuya. Alam mo, tingin ko eh, kailangan mo na magpatingin ng mata. Huwag mong pakialaman tong mga mata ko, kasi maayos pa tong nakakakita. Ikaw ang magpatingin na, para makahanap ka naman ng majojowa mo. Uy, mabubulok na lang yung ubaryo mo, eh di ka pa rin nagkaka-boyfriend. Baka sa katatanggi mo sa mga manliligaw mo eh, tumandang dalaga ka na lang talaga. Mas mabuti nga kung ganun, walang sakit ng ulo. Tsaka kung kagaya lang din ni Kanu yung magiging boyfriend ko, wag na lang no? Sus, sinasabi mo lang yan. May naisip ako. Ano na naman yan? Magpustahan tayo. Pustahan? Para saan naman? Naku kuya ha, baka kung ano na naman yung naiisip mo. Pag kayo ni Kano ang nagkatuluyan, magsusuot ka ng tibak sa honeymoon nyo. Kuya naman! Tibak talaga? Kadiri naman yung naiisip mo? Hindi ako magsusuot nun. Eh bakit ganyan ang reaksyon mo? Ay nako. Di nakasagot ah. Ibig sabihin ba nun eh, may posibilidad na magkagusto ka nga kay Kano? Tigilan mo nga yan kuya! Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo eh. Basta hindi ako magkakagusto sa mukhang kulugo na yon. Kita mo? Pati kulog, di naniniwala sa'yo. Teka, may dala ka bang payong? Siyempre naman, ako pa. Good Girl Scout to, laging handa. May kapote pa nga eh. Aba, talaga lang ha? O siya, sige. Ingat ka. Baka tamaan ka ng kindat ni Kano. Makaalis na nga. Baka kung saan pa makarating tong usapan na to. Babu! Papa Dudut, kahit parang lalaki ako kung kumilos, ay meron din namang nagkakagusto sa akin, lalo na sa trabaho. At dahil isa kong lady guard ay wala kong choice, kundi harapin yung mga nangungulit sa akin. Araw-araw ko kasi silang nakikita tuwing pumapasok sa shopping center kung saan kami nagtatrabaho kahit naiinis ako sa pagpapapansin nila
ay naglaan na lamang ako ng mahabang pasensya. Pero pag nasa labas na ng trabaho ay hindi na sila umuubra sa akin. Ewan ko ba Papa Dudut, pero kahit subukan kong i-entertain yung mga manliligaw ko ay hindi ko naman nagagawang tagalan sila. Hindi man ako kagandahan, pero ni isa sa mga nanligaw sa akin ay wala akong sinagot. May mga pagkakataon din naman na bigla na lamang may sumusulpot sa bahay namin para lakas loob na umakyat ng ligaw. Pero si Kuya Tom lagi yung humaharap sa kanila. Minsan na rin akong inalok ng isang organizer na sumali sa isang local pageant. Pero dahil kailangan magsuot ng gown at swimsuit ay mariin ko yung tinanggihan. Yung premyo lang naman kasi sana ang habol ko, sakaling pala rin ako na manalo. Pero dahil sa kahihiyang ko naman yung nakataya ay hindi na rin nang hinayang pa. Tungkol naman sa kinakaisang kong si Kano. Kahit na anong gawin ko para iwasan siya ay hindi yun naging madali, lalo na't maliit lang yung mundong ginagalawan namin, Papa Dudut. Hey! Naku naman! Wala pala akong napkin dito sa drawer. Nakakainis! Ngayon pa talaga ako naubusan. Hey! Kuya! Oh, bakit? Nakabusangot ka na naman dyan. Ano kasi? Arte nito. Ano ba kasi yun? Ano? Lalabas ka ba? Baka naman pwedeng makisuyo. Ano nga? Di pa kasi sabihin, paalis na ako eh. Pwede bang magpabili ng napkin? Ano? Ako? Pabibili mo ng napkin? Pambihira ka naman oh. Sige na kuya, ito pambili oh, sa'yo na rin sukli. Ay nako, tigilan mo ako Jelay. Kahit diamante pa ang ipangsul mo sa akin, ayoko pa rin. Pabili mo na ako ng kahit ano, wag lang napkin. Kaya mo na yan, malaki ka na. Kuya! Bahala ka dyan. Ay, paano ba to? Mukhang mapipilitan talaga ako na lumabas. Ay, makabili na nga. Bahala na. Nasa tapat lang naman yung tindahan. Ay, sana hindi ko makita yung mukhang kulugo na. Ay! Speaking of the devil, sa dinami-dami ba naman ang matatamba yan? Sa tindahan pa talaga. Ay, bahala na talaga. Uy, baby loves! Sakto yung labas mo ah. Andito ako. Good morning nga pala. Good morning mo mukha mo. Pwede bang lumayo-layo ka muna? Nakakasira ka ng umaga eh. To naman oh. Di pa man lang nakakapagkape. Ang init-init na agad ng ulo sa akin. Meron ka no? Isang salita pa mula dyan sa bibig mo. Lalanding na tong kamao ko sa magaspang mo mukha. Grabe naman. Pero sige, dahil mahal kita, lalayo ko ng konti. Pero ano lang ha, mga 1 meter lang. Basta lumayo ka! Mas maganda nga sana kung 6 feet under eh, para hindi na talaga kita makita kahit kailan. Aling Puli, 3 napkin nga po. Sabi ko na nga ba eh, meron ka ngayon kaya ang init ng ulo mo sa akin. Lakasan mo kaya yung sigaw mo. Alam mo namang mahina pandinig ni Aling Puli. Paki mo, manahimik ka na nga lang dyan. Nakakabwisit marinig yung boses mo. Aba, huwag kang ganyan sa boses ko. Pag naging asawa kita, araw-araw mo lang maririnig to. Alam mo, wala na talagang magandang lalabas dyan sa bibig mo. Diyan ka na nga! Uy, teka! Paano yung napkin mo? Di na ako bibili! Uy, Bebe Love, sandali lang! Huwag mo muna isasara yung pinto! At bakit? Kasi, nasa akin yung kailangan mo. Eto, isang pack na binili ko. Ha? Akin na nga yan? Teka! Magpasalamat ka muna. Arte na ito. E di salamat. Magkano ba ito lahat? Huwag mo nang bayaran. Sapat na sa akin yung pasasalamat mo. Pero yung di sana labas sa ilong ha, yung medyo sincere naman para maganda panaginip ko mamayang gabi. Dami mong alam. Basta magbabayad ako. Ayaw kong magkautang na loob sa'yo, no? To naman, no?
Huwag mo na nga bayaran, libre ko na. Ganto na lang, para di mo maisip na utang na loob mo sa akin yan, sagutin mo na lang yung itatanong ko sa'yo. Sige, ano yon? Nabasa ko kasi dyan sa balot ng binili kong napkin. May nakalagay na with wings. Pakpak yon, di ba? Para saan ba yon? Ay, tanga. Design yon. Ah, kala ko naman kung para saan yung wings-wings na yan. Oh, nasagot ko na yung tanong mo, ah. Okay na. Okay na, okay. Sige na, pasok ka na. Sige, basta libre to, ah. Salamat uli. Tinanggap niya. 1 point ka, no. 1 point! Papadudot nung lumabas pala si Kuya Tom ng bahay ay saktong nakita niya si Kano sa tapat ng tindahan. Si Kuya ang nagtimbre kay Kano na lalabas ako para bumili ng sanitary napkin. Kaya bago pa man ako makarating sa tindahan ay nakabili na si Kano ng 1 pack. At yon ang ibinigay niya sa akin. Hindi naman po lingid sa kalamang ko na gusto ako ni Kano. Sa ilang beses pa naman niyang pagpapapansin sa akin noon, imposibleng hindi ko man lang yon mahalata sa kanya. Pero dahil walang araw na hindi ako naiinis sa kanya, malabo pa sa sabaw ng sinaing na patulan ko siya. Kahit anong pag-iwas ang gawin ko ay siya naman yung lapit ng lapit sa akin. Minsan sinasabayan pa niya ako sa paglalakad papunta sa kanto at aalokin sumakay sa sidecar na ginagamit niya sa pangangalakal. Pero kahit isang beses ay hindi ko naman siya pinaunlakan. Hindi ko naman minamaliit o hinahamak ang trabaho ni Kano, Papa Dudut. Marangal naman yung pagiging isang mangangalakal ng basura at kapag sinuwerte malaki rin ang kinikita sa loob ng 1 araw. Ang kaso kahit tapos na sa pangangalakal ay sadyang tamad maligo ang lalaking yon at hindi malinis sa katawan. Kaya kahit maputi siya ay dugyot naman tingnan dahil sa poor hygiene niya noon. Bukod sa magkapitbahay lang kami ni Kano ay kaklose niya rin noon si Kuya Tom. Kaya madalas din siya sa bahay namin. Minsan 2 beses pa sa 1 buwan na nagkakayayaan sila ni Kuya ko na mag-inuman sa amin. At syempre kasama na roon yung walang kamatayang pang-iinis niya sa akin. Isa pa sa ikinakainis ko ng panahon na yon. Sa halip na ipagtanggol ako ng kapatid ko ay mas lalo pa niyang ipinapakita na botong-boto siya kay Kano para sa akin. Samantalang wala naman talaga akong makita na magandang katangian ng lalaking yon para magustuhan ko siya. Hanggang sa dumating yung araw na nagbiro ako kay Kano. Sinabihan ko siya na magtinuna at umiwas na sa mga bisyo't barkada niya para payagan ko siyang manligaw. Ang hindi niya alam ay sinabi ko lamang yon dahil alam ko naman na hindi niya yon kayang gawin. Pero mukhang mali ako ng inakala, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko inaasahan na seseryosohin ni Kano ang kagustuhan namin na dinaan ko lang sa 1 biruan. Umiwas siya sa pag-inom ng alak at sa iba pang mga bisyo. Palagi na rin siyang naliligo at nag-aayos ng sarili para magbukhang presentable tuwing humaharap siya sa akin. Hindi ko tuloy alam noon kung ano ang magiging reaksyon ko tuwing pumupunta siya sa bahay namin. Kahit minsan kasi hindi pumasok sa isipan ko na kayang maging malinis ni Kano. Lalong hindi ko inaasahan na kaya niyang umiwas sa barkada. Alam ko rin kasi na yung mga barkada niya ay ang mga kababata niya rin. Ang kaso yung mga lasenggo at basagulero naman ang mga yon. Bukod sa unti-unting pagbabago ni Kano ay huminto na rin siya sa pangalakal ng basura. Sabi kasi niya ay bawas pogi points daw yon, kaya naghanap na lamang siya ng ibang trabaho. Matapos ang training ay natanggap siya bilang security guard sa 1 bangko. Kaya naman mas lalong lumakas ang loob niya. Naligawan ako ng panahong yon, Papa Dudut. Kuya, di ba talaga naiengkanto si Kano? Ba't biglang nagkaganon yun?
Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mong hinahamon yung manok ko. Tanggal angas mo, no? Binibiro ko lang naman siya, no? Malay ko bang seseryosohin niya yun? Wala kang magagawa. Seryoso sa'yo yung tao. Ikaw ba? Wala ka man lang ba kahit konting nararamdaman para kay Kano? Aba syempre meron. At hindi lang konti, kuya. Marami. Maraming inis. Ay, ewan ko sa'yo, Jelay. Pag kayong dalawa talaga nagkatuluyan. Hey! Yan ka na naman, kuya eh. Tigilan mo na nga kasi ang karereto mo kay Kano. Alam mo, kahit ilang beses mo pang itanggi na hindi ka pa rin tinatamaan dun, hindi pa rin ako naniniwala. Basta, aabangan ko na lang kung anong susunod na mangyayari. May bisita ka yata, kuya. Bisita ko o bisita mo? Loh, wala naman akong inaasahang bisita eh. Akala mo lang yun. Teka't pagbubuksan ko na muna yung bisita mo. Kano, pasok, pasok. Salamat, tol. Si Baby Loves, andyan ba? Oo, ayun nga oh, nakailata pa sa sopa. Aba, may dala ka pang bulaklak ah, at naka-plastic pa. Tunay ba yan? Yun na nga, tol. Gusto ko sanang bumili ng tunay na bulaklak pero malalanta lang din naman. Kaya eto, gumawa na lang ako. Ayos ba? Ayos na ayos. Sige na, lapitan mo na. Uy, mahal kong kapatid, asikasuhin mo naman tong bisita mo. Tingnan mo, nag-effort pang gumawa ng bulaklak para sa'yo. Hi, Baby Loves! Ay, pambira! Nandito ka na naman? Halos dito ka na tumira. Ito naman, kararating ko lang susungitan na agad. Hustisya naman sa pag-aayos ko. Look at my outfit! Bumili pa ako ng bagong polo para magmukhang pogi sa paningin mo. Wala akong pake, di ko tinatanong. Paano ba yan? May iwan ko muna kayo dito sa sala para magkaroon kayo ng konting privacy. Doon lang ako sa kusina. Sige, ganyan ka naman kuya eh. Tinumuanan lang ako. O ikaw, ano na naman yung paandar mo na yan? Pabula-bulaklak ka pa ha? Eh syempre, di ba may usapan tayo? Kalimutan mo na yun. Binibiro ka lang naman kasi tapos sineryoso mo naman. Pero ayos na rin. Akalain mo yun? Magmumukhang tao ka pa pala. Grabe ka naman makapagsalita. Bakit? Totoo naman ah. Mukhang tao ka ba bago yung pag-glow up mo na yan? Ito naman. Seryosohin mo naman kasi ako. Ang usapan ay usapan. Wala na akong bisyo. Naliligo na ako araw-araw. We, may pruweba? Sus, yun lang pala eh. Kahit magkaamuyin pa tayo ngayon. Wag na. Mukha namang naliligo ka na talaga. Di ko lang sure kung araw-araw nga. May tatanong na lang ako sa'yo bago kita payagang manligaw. Ano yun? Teka, pero bago yung tanong na yon, may papatranslate muna ako sa'yo sa English. Patay. Ano, suko agad? Hindi no. Sige na, sabihin mo na. Sige, eto. Pang ilan ka sa magkakapatid? Sus! Basic! How many you in siblings? Tama, di ba? Ang galing ah! Ang galing sana kung tumama yung sagot mo. Kasi naman, Baby Loves. Pwede namang utusan mo na lang ako ng kahit ano. Huwag lang yung pag-i-Englishin mo ako. Alam mo namang mahina ako dyan eh. Buti kung nakasama ko man lang yung tatay ko sa paglaki ko. Eh di sana, Inglesero ako ngayon. Joke lang kasi yun. Eto talaga yung tanong ko. Hindi mo ba pinagsisisihan na iniwasan mo yung mga kabarkada mo dahil sa akin? Siyempre hindi. Hindi ko lang naman yung ginawa para sa'yo eh. Para na rin sa sarili ko. Gusto kong patunayan na may mas igaganda pa yung buhay ko. At yung kapag nanligaw na ako sa'yo, alam ko sa sarili ko na karapat-dapat ako. Kaya sige na naman, Baby Loves. Payagan mo na ako manligaw sa'yo. Kung seryoso ka ba naman eh. Sige, pinapayagan na kita. Talaga? Totoo bang narinig ko? Oo, pero kapag tumingin ka pa sa ibang babae, yari ka sa akin. Nakikita mo naman siguro yung ulo ng apo dun sa may rotonda tuwing papasok ka sa trabaho, di ba? Oo, pero ano namang kinalaman nun sa panliligaw ko sa'yo? Ulo mo ipapalit ko dun pag nanligaw ka pa ng iba.
Mula nang payagan kong manligaw si Kano ay halos araw-araw na siya sa bahay namin. Sa katagalan din naman, Papa Dudut, ay unti-unti na rin akong nahulog sa kanya. Hindi naman kasi mahirap magustuhan si Kano kung makikilala lamang siya ng lubusan. Hindi ko rin naman maitatanggi noon na hinahangaan ko rin ang ginagawa niyang pagbabago para sa akin. At kahit nahihiya ako sa iisipin ng mga nakakakilala sa akin, ay sinagot ko si Kano. Nasanay kasi yung mga taga roon sa amin na panlalaki ang kilos ko. At hindi nila inakalang sa dami ng pwede kong magustuhan, ay si Kano pa na sobra kong kinakainisan. Dahil sabay lang naman ang oras ng trabaho namin tuwing gabi na lamang kami nagkikita ni Kano. Hindi naman siya pinagbabawalan ni Kuya Tom na bumisita sa bahay dahil hindi na raw naman ako teenager na kailangan pang paghigpitan. Noong birthday ko nga, Papa Dudut, ay kinasabwat pa ng boyfriend ko si Kuya para sa isang sorpresa. Hindi ko akala inoon na gagastos ng malaki si Kano para lamang sa birthday ko. Hindi pa man uso ng panahon na yon yung money bouquet, ay naranasan ko na yon sa kanya. Nang gabing yon ay duty si Kuya Tom sa pagronda sa barangay namin, kaya kami lang ng boyfriend ko ang naiwan sa bahay para mag-celebrate. Pareho kaming nalasing at hindi rin namin inaasahan na may mangyayari sa amin ang oras na yon, Papa Dudut. Ano nangyari, Kano? Hindi mo na ba nakontrol ang sarili mo kagabi? At dito nyo pa yung ginawa sa bahay namin? Pasensya na talaga, Tol. Nadala lang talaga kami ng kalasingan kagabi. Sus! Lasing o hindi, alam nyo kung ano yung ginagawa nyo nun. Pasensya na talaga. Hindi na mauulit yun dito. Tsaka, handa naman ako na panagutan yung utol mo sakaling magbunga yung nangyari sa amin. Kayong dalawa nga dapat yung kinakausap ko rito, eh. Baka pwedeng hayaan na lang muna natin siya, Tol. Sigurado nahihiya yun sa nangyari kaya nagkulong na lang sa kwarto. Tsaka ako yung lalaki. Ako dapat yung managot dito. Lalaki rin ako kaya naiintindihan kita. Pero kuya rin ako. Kailangan ko kayong kausapin pareho at pangaralan kahit matatanda na kayo. Alam mo naman siguro na ikaw ang unang boyfriend ng utol ko. Di ko naman nakakalimutan yun, Tol. Pero… Ay nako, wala nang pero-pero. Hoy, Jelay! Lumabas ka nga dyan! Pag di ka nakipag-usap, ipakakasal ko kayo ngayon din, kaya wag mo akong subukan! Kuya naman eh, matutulog pa ako eh! Mamaya ka na matulog! Umupo ka muna dyan sa tabi ni Kano. Mag-uusap tayong tatlo. Ano ba kasing pag-uusapan? Wala ka naman sigurong amnesia, di ba? Pag-uusapan natin kung anong plano niyong dalawa. Plano? Para saan, kuya? Ay, ganito kasi yun. Baka isipin mo eh pinaghihigpitan pa kita sa edad mong yan. Pero gusto ko lang makasiguro na hindi ka tatakbuhan itong boyfriend mo kapag nagbunga yung nangyari sa inyo. Isang gabi lang naman yun, kuya. Hindi pa yun magbubunga. Ay, inosente ka pa nga. Ikaw, Kano, kaya mo bang pakasalan tong kapatid ko kung sakali? Chusy pa ba ako niyan, Tol? Siyempre naman, oh. Tagal ko na kayang hinihintay na mapakasalan tong baby loves ko. Manahimik ka nga dyan. Sinadya mo siguro yung nangyari, no? Oy, di ah. Huwag kang mapanghusga dyan. Pareho kaya tayong lasing nun. Eh, ba't parang defensive ka? Ikaw kasi. Ang bilis mo mag-isip ng masama tungkol sa akin. Basta, papanindigan ko yung sinabi ko. Napananagutan kita kapag nabuntis ka. At magpapakasal kayong dalawa. Kuya! Ano pa bang inaarte mo dyan? E may relasyon na naman kayong dalawa. Nakakahiya kasi kapag nalaman ng mga kapitbahay natin na bigla na lang akong nabuntis. Tapos tong mukhang kulugo pa na to yung ama. Hanggang ngayon pala eh, kinakahiya mo pa rin ako. Ha? Uy, hindi ah. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Uwi na muna ako, Tol. Usap na lang tayo ulit. Sige. Nang
Papadudot, pinagsabihan ako ni Kuya Tom dahil sa inasal ko sa pag-uusap naming tatlo at sa nasabi ko na alam kong nakasakit kay Kano. Hindi ko naman talagang sinasadyang masabi yon dahil nadala lamang ako ng hiya at pag-aalinlangan. Batid ko naman na hindi pa ako handang mabuntis ng panahon na yon. Yun bang tipo na hindi ko pa talaga nakikita ang sarili ko na magiging isang ina pagdating ng araw. Nakonsensya naman ako kaya nangako na rin ako kay Kuya Tom. Nakakausapin ko ang boyfriend ko. Ang kaso'y ilang araw din na hindi nagparamdam sa akin si Kano at mukhang sinadya talaga na iwasan ako. Sa ilang araw noon na hindi ko nakikita si Kano ay unti-unti ko na rin hinahanap-hanap ang presensya niya. Medyo nasanay na rin kasi ako sa kakulitan niya na isa rin sa mga nagustuhan ko. Sa kabila ng mga kinakainasan ko sa kanya, Papa Dudut, noong ko lang din na pagtanto na hindi lang pala si Kano ang binago ko, kundi binago niya rin ng paunti-unti yung buhay ko. Bukod sa kuya ko ay siya pa lang kasi yung unang lalaki na nagparamdam sa akin na isa akong babae. Gentleman kasi siya at palaging iniisip kung ano ang mararamdaman ko. Bagay na hindi ko nagagawa sa kanya tuwing magkasama kami. At yun nga rin ang naging dahilan kaya sumama ang loob niya sa akin. Sa huli nga ay ako na ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap, Papa Dudut. Papa Dudut, sa unang punta ko sa bahay ni Kano ay hindi ko siya naabutan dahil meron daw itong importanteng lakad. Yung kapitbahay niya lang noon ang nakausap ko. Pero yung sumunod na sinabi nito yung hindi ko nagustuhan. May kasama raw kasi na babae yung boyfriend ko nung umalis ito ng bahay. Bagamat hindi ko pa naman alam kung sino yung kasama niya, ay nagngingit-ngit na kagad ang kalooban ko ng oras na yon. Kahit pa ulit-ulit kong itanggi ay hindi ko naman maitatago noon na mahal ko na si Kano at kahit na ilang buwan na rin kaming magkarelasyon, ay hindi ko pa yon nasasabi sa kanya. Ang tanging alam niya lamang kasi ay gusto ko rin siya at tanggap ko siya bilang boyfriend ko. Sapat na para sa kanya yon. Sa sama ng loob ko ay hindi ko na rin po ipinilit pa na magkausap kami. Nagmatigas ako kahit na ako naman talaga yung may nagagawang pagkakamali. Sa 2 linggo na lumipas ay meron din akong napagtanto. Nung tingnan ko yung mga marka sa kalendaryo ko sa kwarto, saka ko lang napagtantong delayed ang period ko. Kung wala sanang nangyari sa amin ni Kano ay hindi ko mararamdaman ang kabahan at mag-alala. Pero dahil sa isang gabing yon na posibleng magbunga ay pinili ko pa rin manigurado, Papa Dudut. Please, please, sana mali yung nasa isip ko. Sana negative. Titingnan ko ba? Parang di ko kaya. Jelay! Ano bang ginagawa mo dyan sa banyo? Kanina ka pa dyan ah. Sandali na lang kuya. Ang sakit pa kasi ng tiyan ko eh. Naku naman oh, ilang buwan mo ba kasing kinimkim yan? Wala ka na bang ibibilis dyan? Pambihira, segundo na lang, lalabas na rin tong sama ng loob ko. Kanina pa nag-aalburuto tong tiyan ko. Tingnan ko na nga. Bahala na. Positive! Hindi. Teka, hindi. Hindi pwede to. Hoy, ano ba? Bilisan mo naman! Eto na, bubuksan na. Oh, ba't ganyan yung itsura mo? Teka, umiyak ka ba? Ha? Hindi no. Masakit nga lang tong tiyan ko, kaya medyo napaluha ako kanina. Kalokohan mo. Hoy, kilalang kilala na kita no. Huwag ka na magkaila. Namimiss mo na si Kano, kaya ka nagkakaganyan.
Sabi ko naman kasi sa'yo, puntahan mo na. Mas malala pa doon, kuya. Anong ibig mong sabihin? Baka naman buntis ka na. Ba't natahimik ka? Buntis ka nga? Uy, ba't naman bigla ka nalang humagulgul dyan? Kung buntis ka nga, pananagutan ka naman ni Kanoa. Hindi mo kasi naiintindihan, kuya. Ayokong mabuntis. Hindi pa ako handa para dito. Hindi ko pa kaya na maging isang ina. Ay nako, ayan ka na naman sa ganyang katwiran mo. Halika nga, maupo muna tayo dun sa sofa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kuya. Pwes ako, alam ko kung ano yung tamang gawin. Sabihin mo kay Kano yung tungkol sa pagbubuntis mo. Karapatan niyang malaman yan dahil siya yung ama ng bata. Pagkatapos nun, saka kayo mag-usap kung ano nang plano nyo. Kuya, hindi ko to gusto. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Sira ka pala eh. Bakit ka pumayag na may mangyari sa inyo ni Kano kung ayaw mo naman palang mabuntis? Kung gumamit sana kayo ng proteksyon, wala ka sana dyan sa sitwasyon na yan. Paano nga, kuya? Nakakaya itong nangyari sa akin. Baka pagtawanan ako ng mga kapitbahay natin pag nalaman nila to. Lalo na pag malaki na itong tiyan ko. Alam mo, konti na lang mababatukan na kita eh. Baluktot niya mga katwiran mo. Hindi mo naman kailangan ng opinion nila. Hindi naman sila magsisilang at bubuhay sa magiging anak mo ah. Alam nila na hindi ko kayang maging isang ina. Tsaka, ang daming magbabago sa akin. Tapos kapag lumaki na tong tiyan ko, kailangan ko nang magsuot ng bestida. Yun talaga ang inaalala mo? Teka, bago tayo magkalimutan, di ba may usapan tayo? Huwag mo na ipaalala, kuya. Ayaw ko marinig yan. Wala. Di pwede. Basta, pag kinasal na kayo ni Kano, magsusuot ka ng tibak sa honeymoon nyo. Hey! Nakakainis ka talaga, kuya. Biro lang. Gusto lang kitang inisin. Pero seryoso ha, kausapin mo na si Kano. Paalam mo yung tungkol sa pagbubuntis mo. Kung ano man ang maging plano nyo, alam nyo na yun. Nakasuporta lang ako lagi. Grabe. Dati, masiga ka pa sa akin kung kumilos. Tapos ngayon, magiging nanay ka na. Kuya naman eh, inagawan mo pa ako ng moment. Papadudod sa kabila ng takot ko sa pagbubuntis, ay tinanggap ko na rin yung pagiging isang ina. Iniisip ko na lamang na hindi bunga ng pagkakamali yung batang nasa sinapupunan ko, kundi isang blessing para sa amin ang boyfriend ko at ng kuya ko na todo suporta para sa akin. Naging maingat na ako sa mga kilos ko at nagplano na rin huminto na muna sa pagtatrabaho. Sinabi ko na rin kay Kano yung tungkol sa pagbubuntis ko. Tuwang-tuwa naman siya nung malamang magkakaanak na kami. Doon na rin kami nagkaayos at humingi ako ng tawad sa mga nasabi ko sa kanya. At nangakong paninindigan ko na yung relasyon naming dalawa. Inaasahan ko na rin noon na marami akong maririnig na hindi maganda mula sa mga taong nakapalibot sa amin. Kesyo, kilos lalaki ako noong una at kunwari matino pero magpapabuntis din pala. Umabot na rin sila sa puntong pinagdududahan ang kakayahan ko bilang ina ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Baka raw kung mapano lamang yung magiging anak namin kung ako yung mag-aalaga dahil wala naman daw akong alam sa pagiging isang ina. May mga pagkakataon na nakikipagsagutan ako sa kanila pero hindi naman nagkulang sa mga payo at paalala si Kuya Tom. Sa katagalan nga ay nasanay na rin ako na hindi na lamang pansinin yung mga panghuhusga nila at nag-focus na lamang sa magiging anak namin ng boyfriend ko. Hi, Bebe Loves! Dala ko na yung pinapabili mo mangga. Ba't ang tagal mo?
na traffic lang. Pero huwag ka mag-alala. Dalo ko naman yung pinapabili mo. At gaya ng bilin mo, dapat makinis, walang gasgas at sariwa. Ayos ba? Balatan mo na, tapos slice mo na parang french fries. Ha? Mangga tapos parang french fries? Seryoso ka ba? Ako na nga lang gagawa. Ha? Eh hindi, ako na. Ako na ang magbabalat nito. Ako na nga, diba? Iba na lang gawin mo. Ano namang ipapagawa mo? Simple lang. Ikaw gagawa ng lahat ng gawain ko dito sa bahay. Pero syempre, unahin mo na yung pagpupunas ng sahig. Pambihira naman, oh. Ako talaga? Ayaw mo? Sige, umuwi ka na lang. Sige, sige na. Gagawin ko na. Kung di lang talaga kita mahal, eh. Nandun sa banyo yung timba at pamunas na gagamitin mo. Wala kaming map dito, kaya pagtsagaan mo na. Masusunod po, madam. Samahan mo ng konting bilis, ha? Baka maabutan pa ni Kuya na marumi ang sahig namin. Naku! Oh, Kano! Anong ginagawa mo dyan? Tol naman, oh! Di pa ba halata? Nagpupunas ako ng sahig. Kailangan daw pakintabin, sabi nitong baby loves ko. Aba, ayos ah. Mukhang di na kami mapapagod. Sana noon mo pa sinabi na gusto mo palang gawin yan. Basta para sa mag-ina ko, kahit ano tol. Naks, lakas naman maka-green flag. Baka gusto mo rin pumunta rito tuwing Sabado. Tamang-tama. Mapupuno na ng maruming damit yung basket sa likod bahay. Oy, sobra na yan ah. Ayoko maglaba no. Ipagawa nyo na sa akin kahit ano, wag lang yun. Naku, narinig mo ba yung sinabi ng boyfriend mo? Papayag ka ba na ikaw pa rin ang maglalaba? Siyempre hindi, no? Maghahanap na lang ako na ibang mapapangasawa. Yung masipag at kaya lahat yung mga gawaing bahay. Sige, pagtulungan nyo pa ako. Biro lang, pakasalan mo na kasi para makaganti ka. Darating din kami dyan, tol. Paghahandaan ko para sa mag-ina ko. Papadudot, dahil palagi na nasa bahay namin si Kano ay pumayag na rin ako na bumukod na kaming dalawa. Bukod kasi sa kailangan din namin ng privacy ay nahihiya na rin ako noon sa kuya ko kung doon pa rin kami makikisiksik sa kanya. Desidido naman kami ng boyfriend ko na magkaroon na ng sarili naming pamilya, kaya sa tingin ko ay tama lang na matuto na kaming mamuhay ng kami lang munang dalawa. Pero dahil hindi pa maayos yung bahay ni Kano ay pansamantala muna kaming nangupahan. Tutol ako sa ideyang yon dahil hindi naman ako maselan. Pero mas gusto raw niya na maging komportable ako at yung magiging anak namin. Maliit lang yung bahay na nirerentahan namin. Pagpasok pa lang ng bahay, hapag kainan na kaagad, yung bubungad, tapos may isang kwarto na pandalawahang tao lang talaga. Kalapit lang din ang kusina, yung banyo. Laking pasasalamat ko naman sa Diyos dahil wala naman ako naging problema sa mga unang buwan ng pagbubuntis ko. Isa pa ay alagang-alaga rin ako ni Kano. Lahat ng kaya niyang gawin sa mga gawaing bahay ay siya na rin ang gumagawa. Kahit kaya ko pa namang gawin ang mga yon. Nang panahon na yon, Papa Dudot, ay hinangaan ko yung pagiging responsable niya. Nakikita ko noon sa kanya na magiging mabuting ama siya sa magiging anak namin. Kung tutuusin nga ay wala na akong hahanapin pa sa kanya. Hindi man siya mayaman pero madiskarte siya at hindi namimili ng trabaho. Basta't makaipon lang ng pera. Pero kahit na anong saya namin noon, Papa Dudut, ay dumating pa rin ang isang malaking pagsubok na yumanig sa buhay naming dalawa. Papa Dudut, matapos ang 24 weeks ng pagbubuntis ko ay saka naman namin nalaman na yung sanggol na nasa sinapupunan ko ay wala na palang buhay. Congenital brain and heart problem ang naging cause ng pagkamatay ng baby ko. Hindi ko yon matanggap noon dahil kung kailan tanggap ko na siya at napamahal na sa akin ay saka pa siya nawala. Kung meron man sa mga nakikinig ngayon yung nakaranas na rin ng stillbirth, alam nila yung pakiramdam ko ng panahon na yon. Ang mas masakit pa ay nailabas ko siya sa pamamagitan ng normal delivery
pero hindi ko na kailanman narinig ang unang iyak niya. Yung mga masasayang naisip ko noon sa pagsilang ko sa unang baby namin ay nanatili na namang na imahinasyon. Halos hindi ko mabitawan yung baby ko ng sandaling yun. Parang namanhid na rin yung buong katawan ko sa sakit na nararamdaman ko habang hawak ang malamig nitong bangkay. Umabot din ako sa punto na walang kahit na anong salita ang makapagpapagaan ng kalooban ko. Ang tanging gusto ko lang noon ay mabuhay yung baby ko at makasama ko pa ng matagal. Bagay na imposible nang mangyari. Matapos kong maipanganak ang baby namin ay binigyan namin siya ng disenteng libing. Patid ko rin naman noon na hindi lang ako yung nasasaktan at nagluluksa sa pagkawala ng baby namin. Pero pinilit ni Kano ang magpakatatag para sa aming dalawa. Alam niya na sa kanya na lamang ako kumukuha ng lakas. Ni isang beses ay hindi ko siya nakita ang lumuha. Pero kitang-kita ko noon sa mga mata niya yung matinding sakit at lungkot. Kung gaano siya kasaya noong nalaman niyang buntis ako, ay ganun din siya nalungkot habang unti-unting naglalaho sa paningin namin si baby ng araw ng libing nito, Papa Dudut. Tol, ganyan na. Uso na pala ngayon maglaba kahit madilim-dilim pa. Uy, Tol, kanina ka pa ba dyan? Kani-kanina lang naman. Dumaan lang ako para ibigay itong binili kong pandesal. Mainit-init pa. Tama-tama. Di pa ako nagkakape. Maya-maya lang, gising na rin si Bebe Loves. Nga pala, kumusta na siya? Ayaw kasi akong kausapin eh. Ayun, sobrang lungkot pa rin. Buti nga kumakain na siya eh. Di kagaya nung una. Lagi nagmumukmuk sa kwarto tapos di ko makain kundi ko papipilitin. Buti na nga lang at nandyan ka. Kahit papano, pinakikinggan ka niya. Pero seryoso, Tol, ha? Salamat. Di rin biro yung pasensya mo sa utol ko. Maliit na bagay. Kung meron man kasing unang makakaunawa sa nararamdaman niya ngayon, ako yun. Ako yung tatay ng baby niya na pinagluluksaan namin pareho. Sa totoo lang, gusto ko na rin umiyak tuwing nakikita ko siya na sobrang lungkot. Pero gusto mong maging malakas para sa kanya. Ganun na nga. Kaya eto, lakas-lakasan na lang muna kahit sa loob ko, durog na. Tibay mo, Tol. Hindi talaga ako nagkamali na sa'yo ko'y pinagkatiwala yung kaisa-isa kong kapatid. Sus, ako pa ba? Bago ko pa niligawan yun, hinanda ko ng sarili ko. Lagi pa naman may toyo yun. Natural na sa kanya yun. Magtaka ka pag bigla na lang naging sweet si… Hoy! Kaya aga-aga ang iingin yung dalawa. Nako, ayan na nga. Mukhang maaga kang mag-aadobo ngayon, Tol. Batsi na muna ako. Ang aga mo yatang maligaw dito, kuya. Ay! Teka! Pandesal ba yung dala mo? Ang bango! Ah, oo. Dumaan kasi ako sa bakery kanina. Naisip ko, baka di pa kayo nag-aalmusal. Oh, eto, kunin mo na. Palis na rin ako eh. Salamat, kuya. Buti ka pa, naalala mo yung paborito kong almusal. Di kagaya nung isa dyan. Oh, bakit na naman? Naglalaba pa nga ako, Bebe Loves, oh. Bahala ka dyan. Kaya mo na yan. Jelay, alis na ako. Sige, kuya, ingat. Salamat uli dito sa mainit-init pang pandesal. Ba't pag sa kuya mo, tuwang-tuwa ka kaagad pag binibilang ka. Pag sa akin, nagagalit ka pa. Bakit, kuya ba kita? Siyempre hindi. Tsaka di ko gugustuhin maging kuya mo, no? Baka trentahan pa lang, puti na lahat ng buho ko. Talaga lang, ha? Pwes, huwag kang hihingi nitong pandesal na binili ni kuya. Maglaba ka dyan hanggang bukas. Pambihira. Sinaway kami ni Tom sa tawanan kanina pero mas malala pa naman siya. May sinasabi ka? Narinig ko eh. Di lang malinaw yung dating sa akin. Bebe Loves naman. High blood ka na naman sa akin. Ano nga kasi yung sinasabi mo kanina? Baka minumura mo na ako, ah. Ay, ang sabi ko, mahal na mahal kita. Yun lang yun. Totoo?
Sabihin mo nga uli. Sabi ko, mahal na mahal kita kahit toyoin ka. Okay na sana eh. Tuloy mo na nga lang yung paglalaba mo. Sunod mo na rin dyan yung mga kurtina. Masusunod po. Papadudot ng panahon na yon ay sinubukan na lang namin na magpakatatag. Nagpanggap na lamang ako na ayos lang ang lahat para hindi na makadagdag pa sa mga iniisip ng boyfriend ko. Sa katagalan din ay mas lalo kong hinangaan yung pagiging pasensyoso ni Kano sa akin kahit palagi ko siyang nasusungitan. Batid ko na nahihirapan na rin siya noon pero hindi niya ako sinukuan kahit na naging malamig din ang pakikitungo ko sa kanya. May pagkakataon din na alam kong sumusobra na ako at nasasaktan ko na rin siya pero nanatili siyang kalmado. Walang pagkakataon na hindi niya pinaparamdam kung gaano niya ako kamahal. Kaya naman pakiramdam ko noon ay ako na yung pinakamaswerteng babae sa mundo. Sa kabila ng kabiguan ko na maging isang ina, sa unang pagkakataon ay wala akong naramdamang pagsisisi sa pagpili ko sa kanya dahil para sa akin ay hindi pagkakamali yung desisyon ko na papasukin siya sa buhay ko. Makalipas lang yung mahigit isang buwan ay nagpa siya na muna ako na bumalik sa trabaho. Sa pagkakataong yon ay dalawa na kaming nag-iipon para maipaayos ang bahay na titirahan namin. Inisip ko na lang noon na kaya siguro hindi pa ibinigay sa amin yung pagkakataon na magka-baby ay dahil hindi pa kami ganong kahanda para maging mga magulang. Kaya naman wala kaming sinayang na panahon. Sabay kaming nagsikap na makaipon para sa future namin at ng mga magiging anak namin, Papa Dudut. Grabe, nangalay na mga binti ko sa kakatayo kanina. Ako nga rin eh, pero batak naman to mga binti ko sa kakapedal ng bisikleta ko may sidecar nung nangangalakal pa ako ng basura. Teka, ang aga mo yatang nakauwi. Kanina ka pa ba rito? Kararating ko lang. Medyo nauna lang ng konti sa'yo. Upo ka muna. Imamasahe ko mga paa mo. Ha? Naku, wag na. Pareho tayong pagod, no? Pahinga lang katapat nito, saka isang tasang kape. Sigurado ka? Oo naman. Kape na lang. O sige, pagtitimpla kita. Mainit pa naman siguro yung laman ng termos natin. Salamat, Labs. Upo na lang muna ako rito. Labs, huwag mo lalagyan ng asukal ah. Oo, alam ko na yon. Tagal naman. Biro lang. Ito na nga, oo, tapos na. Agad-agad. Bango nitong kape ah. Bebe Labs, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano yon? Teka, kukunin ko muna dito sa ilalim ng mesa. Tinago ko kasi muna dito kanina para di mo agad mapansin. Eto. Sana magustuhan mo. Hay! Bestida! Labs naman eh. Alam mo namang di ako nagsusuot ng ganyan. Bulaklaking pa! Sige na oh. Isuot mo naman to, kahit ngayon lang. Para saan ba kasi to? Saka, ngayon talaga? Oo, ngayon na. Sige. Pero di ko nahuhuba rin tong suot ko ngayon ha. Susukatin ko lang to. Oh, nasuot ko na. Okay na ba? Ganda mo talaga. Bagay naman sa'yo eh. Ikaw lang talaga yung may ayaw na magsuot ng ganyan. Pero wait lang ha. Meron pa. Oh, kahita naman. Para sa naman yan? Chill ka lang, baby loves. Luluhod muna ako. Para mas romantic. Ha? Uy. Ano ba to? Tumayo ka nga dyan. Pasensya na, baby loves, kung medyo madrama tong sasabihin ko, pero gusto ko lang na malaman mong habang pinapaubaya ka pa sa akin ng mundo, mamahalin kita ng buong buo kahit na walang kasiguraduhan kung magiging tayo pa rin hanggang dulo. Pero ako, sigurado ako
Wala na akong ibang gustong makasama hanggang sa pagtanda, kundi ikaw lang. Sira ang ulo ka talaga. Baby loves, will you marry me? Siyempre naman no, aharte pa ba ako eh ikaw na yan no? Oo, I will marry you. Salamat baby loves. Ayos din tong pakulo mo ha. Pinagbestida mo pa ako bago ka mag-propose. Hayaan mo na. Yan pa lang kasi yung afford ko sa ngayon eh. Isipin mo na lang, gown talaga yan. Pero low budget nga lang. Tsaka, ang baduy pala talaga ng proposal sa totoong buhay, no? Grabe ka naman. Umeport pa akong lumuhod tapos tatawanan mo lang. Biro lang. Siyempre kinilig ako sa ginawa mo. Kaya salamat, loves. Hindi lang para dito sa bestida at singsing na binigay mo, kundi para sa mahabang pasensya mo. At sa palaging pag-unawa sa akin kahit na minsan. Alam mo yun, parang sumusobra na rin ako. Sus, yun lang eh. Kahit gaano ka pa kasungit, di kita susukuan. Lalo na ngayong pumayag ka ng pakasalang kita. Sarap pala sa pakiramdam. Tama ka. Hindi ko nga rin nakalain na darating pa ako sa ganitong punto ng buhay ko. Kala ko kasi di na ako magkaka-boyfriend eh. Paano eh, ang sungit-sungit mo? Buti na lang matyaga ako. Tsaka di ka nalugi sa akin ha? Saan ka makakahanap ng ganto ka pogi na naglalaban ng mga panty mo? Hindi ko muna yung bibig mo! Malamig na yung kape ko! Ay, sabi ko nga. Papadudot, hindi nga nagtagal ay kinasal na rin kami ni Cano sa Huwes. Simple lang din noon yung naging selebrasyon namin dahil yun lang ang kaya ng budget namin. Yung naipon naming pera ay ginamit na lang sa pagpapaayos ng bahay na nilipatan namin bago pa kami ikasal. Gaya ng inaasahan namin noon ay hindi pa rin nawala yung mga taong hindi masaya para sa aming mag-asawa. Pero sa halip na magpa-apekto sa kanila, ay mas lalo naming ipinakita kung gaano kasaya yung nabuo naming pamilya. Sa ngayon ay meron na kaming dalawang anak, isang babae at isang lalaki. Para kaming nanalo sa loto noong maging matagumpay ang pagbubuntis ko. Kung sa iba ay perang sukatan nila ng tagumpay, sa akin naman ay yung mabigyan ng anak yung asawa ko at magampanan yung tungkulin ko bilang isang ina. Doon ko lang kasi napagtanto na kaya ko naman pala. At totoo nga na hindi ko kailangan ang opinyon ng ibang tao para masabing naging mabuting nanay ako. Ang mahalaga, masaya ako at yung pamilya ko. Si Kuya Tom naman ay meron na rin sariling pamilya sa ngayon. Pero kahit may kanya-kanya na kaming pamilya, ay nananatili pa rin kaming malapit sa isa't isa. Papadudot, ngayong may mga anak na kami ng asawa ko, ay pinahinto na rin niya ako sa pagtatrabaho. Masaya naman ako sa pagiging full-time housewife dahil bukod sa mabait ay masasabi kong good provider ang lalaking na pangasawa ko. Hanggang dito na lamang po itong kwento ko at maraming salamat po sa pagbabahagi nito, Papa Dudut. Nagpapasalamat din po ako sa mga bumubuo ng Barangay LS dahil isa ako sa mga nabigyan ng pagkakataon na maibahagi ang kwento sa programa ninyo. Mananatili kayong number one sa puso ko at sa puso naming mga tagapakinig ninyo. Muli, thank you and God bless, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jelay. Mga kabarangay, tunay nga na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa mga material na bagay at kung gaano karangya ang tinatamasa natin sa buhay. Magkakaiba man tayo ng depinasyon ng tagumpay. Ang mahalaga ay masaya tayo at kontento. May mga pagkakataon din na may mga taong magpaparamdam sa atin na hindi sapat yung kakayahan na meron tayo para mapagtagumpayan ang isang bagay. Tulad na lamang ng kwento ng letter sender nating si Jelay. Dahil kilos lalaki siya noon, may mga taong pinagdududahan ang kakayahan niya bilang isang ina. Pero sa huli pinatunayan niya
na mali ang inaakala ng mga taong yon. Ito ay isa ring patunay na hindi mawawala yung mga taong manghuhusga sa ating kakayahan. At para sa masaya at tahimik na buhay ay huwag na lang natin silang patulan. Dahil mas masarap gumising sa araw-araw na wala tayong kaaway. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ako po ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.